Pag-iikot na naman kami, Manjin and Shinbu once again. Yummy. Para sa game number 2, kukuha Shin. Mga kaibigan, on the blue side ay ang Archangel Squad. Lusty! On his signature grab, Jeff Curie forever for the Hayabusa J. Okay. On the Akai Kinuwash, Bordy Stamos and Rio on the Selena. Okay, si Yor naman ang gagamit dito ng Kaja Marsh No Mercy as the Franco Jill with the High and Dry Joe. What? As the carry and Kido Gimash as the Kagura. 1-0 tayo, ladies and gentlemen. Yappy. And mukhang standard openings ang gustong gawin ng both of the teams. Sa mga viewers yes. po natin, ha? Ale, kakakukong ako sa inyo, nadidistract kayo mga type ng gift, no? Mga type ng gift, nadidistract kayo. Baka pag lumabas yung code, no? Hindi nyo mamatype ng maayos. So kung ako sa inyo, isiyan nyo lang yung kaka-gift nation nyo dyan. Siyempre, this tournament is brought to you by Moonton, EGG Network, and salamat, siyempre. Sa legendary sponsor natin, which is Smart, and of course, the elite sponsor, Realme. Realme and HyperX. This tournament is under the supervision and regulation of the Games and Amusement Board. Alright. Okay, tingnan natin ah, wala pang masyado, hindi kumpara nung game 2, game 1, no? Action Jackson, no? Action Jackson, no? Nagkabasan, ito, ramdaman. Ako. Ito kagad si Rio, grabe. Ay! Pwede pala yun, Kuya Shinbu. Flicker Selena, Bobby Trick. Grabe. Diba? Kuya Shinbu, sana ganyan ka rin mag-Selena. Sa totoo lang. Onti lang. Sakto lang. Mind you guys, kidding aside, ang Selena dito ay kaya pumatay at level 2 pa rin. Yes, yes. Level 2. Actually, level 1 pa taas ng damage yan eh. Pag nakastack ka rin ng auto-attacks. Oo. Pero pag level 2, masurple eh. Oo, kasi siya yung isa sa mga few heroes na kompleto ang spells by level 2. Yes. Napakasakit ng burst damage. Tama ka dyan. And of course, the 3-second arrow is a big threat dahil hindi ka makakagalaw yung 3 segundo na sobrang tagal. Meanwhile, eto na. Sabi nila, tara, punta tayo sa turtle. Kunin na natin to. First buff ay mapupunta kay Selena G. Yappy, Archangel. Yun ngayon ang malaking problema. Binigyan nila ng early kills yung Selena and even the Joe dueling with Selena. Oo. Nakaligtaan na sana yata sa retribution Selena. He was thinking that he can escape with the, with the flicker. Akala niya naka-retry, pero ang ganda rin kasi kung iisipin mo yung flicker. Yeah, kasi habol ka kagad doon sa max range ng arrow. Tsaka hindi ka namamali kasi pag hindi mo nakuha yung reset sa dash mo, pwede ka mag-flicker out. Yes. Huli ngayon si Paring Kiluwash, and I think binabraso ngayon ng LOUVRE ESPORTS yung offlaner dito ng Archangel. Sabi ng Archangel, sige, pahuli muna, tayo ay magpo-push sa bottom lane. Actually, parehas ang plano ng both of the teams. Jill with a nice pick off using the Way of the Dragon. Ladies and gentlemen, grabe naman yung ginagawa ng LOUVRE ESPORTS dito kay Shinbu. They are now counter jungling itong side ng Archangel, pare. Yeah, indeed. 2-3 sa laro natin, mga kaibigan. Still, things are a bit steady. Pero siguro if you want to count the gold leader, 1K ang hawak dito ngayon ng Archangel. I don't think that's much. Lalo pa kapag nagkaroon na ng 4-man config dito. Yes. Pero, ayan, we might have a 4v3 sa may top lane side. Nauna pa ang Archangel doon, ha? 3v4 pre to. Hurricane Dancers para kay JD dito. Pero napakasakit ng damage ng carry dito, ladies and gentlemen, with the spinning light wheel. And right now, Kagura, Kiluwash, Lusty, tumatakbo. Ayun, Kido Gemash, once again, getting the crab coin. Meanwhile, Rio, one-on-one with the great one. Flicker ulit, Kala ko magkaka-flickeran pa eh. Grabe si Ryu dito eh, no? Sabi niya, may jit kondo ka, may flicker ako. Yes. And ayun ang ginagawa ngayon ni Ryu, no? Hinahanap niya yung solo-solo lang muna because he knows that he has no business with any of these tanks here, of this Franco and even the Kaja. And that puts Ryu on actually an arcane boots. Very nicely arcane for the armor pen. It quickly spikes up your damage even in the lower levels. Yes. Hindi mo kagad kailangan makakuha ng magic wand. Yes. Mas mura pa sa magic wand tuloy. Bukod pa doon kay Shinbu, meron din siya nung burn mage emblem dito na talagang nagtitik yung damage dito. Pero mind you, pare, Marsha No Mercy goes for the brutal massacre. Yeah. Pero nice counter go with the Hurricane Dance coming out from Jay. There is the semi-mera open na ilalabas dito ni Madam Kagura, pero may hila to the Divine to the Judgment coming out from the Kaja. LOUVRE ESPORTS actually getting another pick-off. Tumama dito yung hook para sa Glock. Yeah. Pero medyo bitin, parang Shin. And the turtle is also secured here by LOUVRE. I actually want to comment Rio here, parang Manjin. Oh, siya yung klase ng Selena na hinahawakan ng mabuti yung araw niya. Parang hindi siya basta-basta lang pumapana. Oo, normally kasi yung mga Selena, to be more efficient, is arrow lang ng arrow. Pero si Jay talaga, he wants to make that arrow when it mattered. Oh, didn't drop onto anyone. He was able to get the first kill here, pamunta kay Rior. And Jay, very interesting initiate there, but Jay
clearly, itong akay natin ay walang pakpak. Yes. At mukhang hindi ganun ka-stellar yung performance kaya ni Jay. Kuya Shinbo, kailangan ata ng Archangel dito mag-ingat dahil ang daming pick-off capability ng side ng Louvre Esports. Ang lupit eh. You're, mayroon kang divine judgment, standing at 3-0-3. No, Marshall No Mercy 0-0-4 din. Sinabi ni Paring Dog hindi siya fan ng ganitong composition, pero mind you, Kaja is running the Mage Emblem. With the fleeting time right now. Naka 3-0 pa yung Kaja dito. Hooker T para naman kay Jay na nag-flicker out at hindi mga pag-backup doon si Lusty. Clutch flicker mula kay Jay dito. There's the one-on-one here in the mid lane. Psycho lang. Crossover. Crossover lang. Stephen Curry. Pinilay si Joe, no? Sabi ni Jeff Cutie, ano nga ba? Kahit ganito yung size ko, kaya kong mag-crossover. Ano nangyari sa inyo? Hindi mo. Ayan, isa pa. Shadow kill. Galit. Crossover. Diba? Pero ito, Kuya Shinbu, aggression coming out from Louvre Esports. Right? Parik Shin, ang sakit ng burst damage nila dito through the form of Kagura. Sabi daw, pag nag-champion daw yung Archangel, magba-backflip daw si Jay. Diyan sa stage. Habang hawak yung trophy. Pwede. Kayang-kaya. Tapos, si Coach Panda, kakantahin yung team song ng Archangel. Archangel. Resurrecting soon. Kaday mundo. Maraming hidden talents yung mga taga-Archangel tricks. Oo naman. Pero eto, Jeff Cutie sinipa, makakapag-crossover pa siya dito, Ankle Breaker. Op! Shadow kill. Action, Shadow kill, Hurricane Dance, masyado maasim. Si Kuya Jill. Iniipit lang talaga si Jill, no? Parang focus na focus. That is very... Parang si Jill lang yung kalaban ng Archangel. Siya lang yung ano, ay naku, pero speaking of kalaban, kay Luwas. Catrix, consistent yung lead dito ng Louvre Esports. That is the second turtle that we're able to take in, emote pa. Nila yung ngayon ang mga taga-Archangel. Sabi nila, kayo lang ba marunong mag-emote? Marunong din kami. Oo, ginastusan ko rin ng diamonds yan. Oo, ganito kami sa Indonesia. Palag-palag yan, ladies and gentlemen. What? Right now, on the carry, once again, farming up the bottom lane. Meanwhile, there's going to be a clash here in the top side. Demarcia No Mercy goes for the flicker. Jill and company, nag-abol dito. Pops that shit condone. Nandito ang semi-umbrella open. Abyssal arrow won't connect. The plunder won't connect as well. Nandito na naman sila paring Watt. No casualties whatsoever doon sa nangyaring tiyanian. And again, kidding aside guys, a good analysis of the situation right now. Archangel's composition is built for skirmishes. But skirmishes composition guys, ang design niya ngayon ay single target yung mga damage nila. Correct. Alas yung pinaka AOE nila na target, hindi crowd control, would be the counter at Inferno. Even Hayabusa, the highest damage dealer dito ng Archangel, would just want single to target, isa lang, single target lang talaga. Correct. High fly, shadow kill, something like that, compared to Louvre Esports. It will be no surprise that Louvre Esports will be taking good control nitong mid-game ngayon. And actually, kapag si Jeff, speaking of Jeff, shaken and bacon! Pero may flicker. Si Nipa, pinalamon ng paa dito si Paring Jeff. Grabe. Important para sa laro natin, Louvre Esports totally showing up with a nice composition against Archangel. Kido Gimash, nandito, gusto mag-flank. The Sphere Walks on it para kay Classic Rock. Here comes the arrow, the abyssal arrow. Jay, medyo wala pa siya magawa dito. Ayun, 24 seconds in the dead timer para kay Lusty. This is indeed a good performance. Kinukulang sila sa damage. What needs to be done right now is to actually go for a heavy split. Go for a heavy split, like pressure one lane kasi kung maa-attract or mamamagnetize yung Archangel dun sa lane na maraming members yung Louvre, matatalo sila. I don't think Archangel will win a teamfight right now. Yes. Kailangan nilang i-rat, rat ML. Rat ML. Split. The Mystica Technique. Ito Kuya Shinbo. Yun ay kung may mapa pa sila. Medyo delikado ang Mystica Technique para sa Archangel. Bakit? Louvre Esports. Kaja. Meron silang Kaja, Divine Judgment. Yung Kagat, the lockdowns. Yeah. Meron pa silang Wave the Dragon. Tatlong lockdown para dito sa side ng Louvre Esports. Kahit mag-split ka, medyo hindi yun option eh. Kasi pwedeng ka mahuli. Abangan yung tatlong squad, yung apat ng squad shadow. Putrog yung Lord Jay here ay mapapayungan. Pero almost in kill range, Jeff Cutie forever. Unang pang intro ay gagamitin ng shadow kill. Swap into another shadow kill. Long range ultimate mula kay Franco dito. Wow. Grabe. Pa yun, no? Flicker kagat. The flicker kagat, Kuya Shinbu. Yeah. Pero grabe, Kido, Gemash. And men, like, I would like to comment show once again. High win rate para dito sa MSC 2019. Actually, controlling the tempo and the map right now para sa side ng Louvre Esports. Laging siya yung nagsisimula.
Tapos laging siya yung sasayko para dito sa Louvre. Parang imagine, you know what? Itong laban na ito, manalo yung Archangel dito. This will be one for the books. Feeling ko the only way for Archangel to win this one is a comeback story na lang. Isang comeback mechanics. Comeback mechanics. Comeback natin, mechanics. Well, ito, different story. Kasali si Kilos ngayon sa away. Gustong unang parusahan ngayon ay si Masha. No mercy. Watt here getting pinned down. Okay, also, okay. Follow up by Lusty. Okay, gusto nila si Watt. Nawala si Watt. At ngayon, sino ba ang next target? Ang next target Kagura. Natin dito ay Frank. Oh, Kagura next. Pumapana. Walang tumama. Pero okay lang. Kido kay Mash. Oh, si Nichi Kido. Oh, flicker that miss. Sabay kagat-gata. Why pa si Kido? Jeff, QT forever. Oh, my glove. Jeff, QT forever to the rescue. And that would be a 2-4-4, mga kaibigan. Tama ba? Yeah, 2-4-4. 2-4-4, parin. 2-4-4, no. Nabuhay pa rin. Nahuli si Watt ng napakaaga. And there's the pick up. Yes. Ang mas maaga yung comeback na hinahanap natin mula sa Archangel. Shadow King! Oh! At mga kaibigan, Archangel was able to once again turn this game back in their favor. Maybe on that team fight, but the goal lead is still need to be offset at around 3,000. Shadow Kill para kay Jill! Now, Jeff Cutie forever! Ladies and gentlemen, with a shake and a bigot, sabi nila, ano sinabi nyo na ako mahuhuli? Huhuliin ko sila. Ako ang ninja. Huli comes, no? Huli comes, ladies and gentlemen. Jill, babalik siya dito. He wants that revenge play. Grabe, Archangel dito, focusing what? Yeah. Doon sa specific team fight, doon sa top lane, parang Shinbu. You know, Louvre Esports needs to be careful. I still believe that they have the stronger composition dito, parang Majin. Oo. Pero kahit konti lang, kahit konting-konti lang, na magkahiwa-hiwalay sila kahit sa teamfight, madaling ma-pick up. Again, guys, ang individual or single target damage output ng Archangel, sobrang bigat. So, hindi pwedeng nami-misposition yung carry ng ganun-ganun. Correct. And right now, sabi ni Watt dito, bawal ako ma-misposition. Sige, bibili ako ng Wind of Nature para at least maiwasan ko yung kagat ni Hayabusa, ni Kiluwash, damage. Pero guys, kahit konti lang, Archangel, kahit konting pagtingin, kailangan nila ngayon isang comeback play. Here comes the arrow, there's the kagat, kinagat ng 7 Lions. Yapin! Tingnan mo, sinunod ng Louvre yung advice. O, nakita si Lusty, umalis sa Lord. Umalis sa Lord. Sabi nila, napanood na namin to eh. Oh, ilang replay na ilang replay ito. Na yan eh. Oh, the Lusty Rock. The Lusty Rock. Hello, round 2 sa Lord. Ayan na si Lusty. Eto na, Lusty. Ako, panood. Ay, nako po. Overty kay Lusty. Lusty Rock. Ay, tinuloyan si Lusty. Lusty, tumatak ay, lumingon pa rin. Sino ang mga kumulalong dito? Rio was there as well. Archangel trying to attempt and even take the Lord. And that would be another member destroyed. Kiluwash! Sabi ni Kiluwash, wala akong pakialam sa kampi ko. Oo, mga kaibigan. Ay, kakampi ko lang sarili ko. Walang pakialam sa kampi ko. Ay, nako, Kiluwash dito. With the split push, ladies and gentlemen. Doon sa kabila, by Kiluwash! Mga kaibigan, na ibang klaseng push. At ngayon, dahil pag one-on-one pa sa dalawa, that's gonna be Kiluwash! The damage. Motek, kaya ba? Sobrang totoo! Tingin niyo sa akin ay Kiluwash! Masha! The pressure is there and the game is finished. To your surprise, guys, Louvre Esports was able to take the game. Wala rin di-depend sa play. The timers are too much and the Lord is also pushing. And that's